Gaano ba ka-sensitive o kadelikado ang kalusugan ng mga preemies o newborn? So when we say premature, ito po yung mga pinanganak ng less than 37 weeks, no? Hmm. So ang mga premature po, kaya nga po sila premature, lahat po ng mga organs nila ay hindi na develop, no? Particularly po unang-una yung kanilang baga. So most prematures po, nagkakaroon sila ng mga difficulty of breathing, no? Or signs of respiratory distress, o yung nahihirapan silang huminga, no? Pangalawa, prone talaga sila sa infection kasi yung kanilang mga immune system ay hindi pa developed, no? Kulang po pa sila ng mga antibodies, no? Ito po kasi yung mga pumapatay ng infection. And mostly, natatransfer ito during the last part of pregnancy. So kung pinanganak sila ng bago pa sila maging mature, hindi natatransfer itong mga panlaban sa infection. Pangatlo, pwede rin po silang magkaroon ng sakit sa puso, no? Or yung mga congenital heart disease, no? O yung mga butas na hindi nagsasara. So medyo nagkakakomplikasyon din po ito, no? At nagkakaroon po ng mga problema, no? Sa puso ng mga premature. Another thing is, pwede rin po silang magkaroon ng problema sa dugo, no? Yung mga bleeding, no? Lalo na po kung marurupok yung kanilang mga blood vessels, no? Secondary to infection. Yung tinatawag po nating sepsis na sinabi nyo kanina. No? So pwede pong magkaroon ng bakterya sa dugo. Pwedeng umakyat din po yan sa brain, no? At magkaroon po sila ng meningitis. So mostly yung kanilang mga bituka, yeah. Dahil po merong infection, hindi pa sila kaagad na feed, no? Pero pagka po time na at pwede na po silang pakainin, importante po yung nutrition, yung pong breast milk or gatas ng ina po ang pinaka the best. Paliwanag ka natin, Doc, sa mga manonood natin. Bakit po ba nagiging premature ang mga baby? Malaking factor po, no, yung prenatal check-up, no? Yeah. Kaya po, yun po ang ini-emphasize ngayon, no, importance po ng kahalagahan ng regular check-up ng isang buntis, no? Kasi dito po kasi makikita kung may mga problema, no, na magko-cause po ng premature birth or delivery. Una-una na po ito, yung high blood, di ba, yung diabetes, no? Pwede rin po sila yung magkaroon ng eclampsia or pre-eclampsia. Pwede rin pong mag-lead sa convulsion. At yun din po, yung single most important risk factor is infection. No, most of the time, ito po ang nagko-cause ng premature birth. No? Marami pong factor din yung hindi po sila nakakapag-check up due to yung lack of resources or yung alam na natin, yung kulang sila sa pamasahe, hindi po sila nakakapunta sa doktor. So hindi na papangalaga ang mabuti, no? Or nakikita kung may problema. Kaya pagdadating na lang po, no, mga anak na lang, at hindi na po mape-prevent yung prematurity.